nasa papa ko. Kasi yung papa ko, minsan lang niya ako tinanggap eh. Minsan lang niya ako kinakausap. Ako lang, kami lang siguro yung mag-ama na isang taon, dalawang taon hindi nagausap. Sa bahay lang, oo, parang wala lang. Pero parang mas nadagdagan po yung galit niya sa akin nung tinawagan niya ako kahapon. Ka, makapalang mukha mo. Pinahiya mo kami lahat, lahat. Wala ka nang hiyang babae po. Kagaya yung sinabi ng papa ko, masakit man yan sa akin. Tapos sa nanay ko, sa mga kapatid ko, huwag kayong magpapa-apekto kasi alam nyo naman po yung reason kung bakit ko yung ginawa. Halos nga lahat ng rep ko dito, yung mga washing machine ko, lahat ng mga radyo ko na benta ko na po para may bayad po, may refund po sa kanila. Halos ganyan, naubusan na ako eh. Nabos sa anak ko. Pasensya ka na anak. Huwag mong tularan si nanay mo. Magpagkabait ka. Sobrang talino pa naman yun. Mag-aral ka ng mabuti, hayaan mo sila kasi wala silang karapatan na ibasta ako. Alam naman ng lahat na mabait ako. Nagawa ko lang yun dahil walang wala na ako. Hindi ko naman po alam na gano'n naman po yung sabihin nila sa akin eh. Ngayon yung anak ko tumawag din. Kailangan din niya ng uniform at saka bag. Sabi ko, sige lang nak. Di na ako sasayaw pero gagawaan ko ng paraan yung hinihingi mo sa akin kasi yung dalawa kong anak nag-aaral po doon. Sila lang po kasi yung hindi naka-uniform doon. Kaya sabi ko, sige lang, gawaan ko ng paraan.